Hello everyone, for this interview, I have with me a very prolific discoverer, pageant discoverer, and pageant trainer in Laguna. Please welcome June Katigbak. Hi June, kumusta ka? Kumusta? Hi Direk. Okay naman po, Sir Direk. Okay naman po. Ayan. So na-introduce na kita kanina habang wala ka pa. Gumawa na ako ng introduction. So ito po si June Katigbak, no, of Laguna. June, magkwento ka naman. Paano ka napasok sa pagdidiskubre at pagtitrain ng mga beauty queens, lalo na dyan sa Laguna? Ano Direk? Bale, it was 10 years ago po. I started handing pageant po with, alam niyo naman, with Ariel Arida way back 2011. Oo. Actually, wala naman akong formal training. Lagi ko ito sinasabi na siguro ito tinatawag na yung sasabi nating passion, yung talagang gusto mo lang gawin for it. Na kahit walang anong kapalit o inaasahan. Siguro gusto ko lang to train people o yung aspirants to become king and queens sa pageantry. Oo nga. So ayun na nga direct. Bale, nagsimula to 10 years ago with Ariel Arida na hindi ko akalain na tatagal na 10 years na pa lang yun, 11 years na, going 11. So, yun lang. Basically, nanonood lang ako ng mga pageant sa YouTube. Tapos, ina-apply ko sa mga trainees ko. Ano yun. Lang, walang formal training talaga ako dito. Oo, pero nagtitrain ka ng parehong babae at lalaki sa mga pageant sa sinasalihan nila, no? Para sa iyo, sino ang mas madaling turuan? Babae o lalaki? Aminin, may diferensya. Actually, direct lagi tinatanong sa akin yan, sino ba talaga ang madaling turuan, kung babae o lalaki? Basically, o literally, syempre yung mga lalaki, pero minsan hindi eh. Para sa akin, mas madaling turuan yung mga tao na gusto yung okay. Ginagawa nila. So, mga babae man o lalaki? Sa tingin ko, wala direct sa babae o lalaki yun. Oo. Kasi kahit anong tutok ko o tutok natin sa mga aspirants, pag hindi naman nila ina-embrace yung ginagawa nila, wala rin eh. Kasi wala siguro rin. Para sa akin, mas madaling turuan yung mga taong may puso yung gusto nilang ginagawa yan nila. Yan na yung natutunan mo through the years, no? Yan na talaga. Oo, Totoo direct. yan. Oo. Kasi akala natin, basta
lagi sinasabi pag may nag-i-inquire, ah, kasi lalaki naman to, eh kasi babae naman to, 5 years old pa lang. Wala naman yun sa age, eh, wala rin sa gender yon. Ako, based sa experience ko for the past 10 years, mas masarap, mas madaling turuan yung mga kabataan o yung mga batang gusto rin nila. Gusto, yes. Yung may interest, yung may passion talaga with Passion 3. June, anong hinahanap mo sa isang talent? Dati, Derek, nung nagsisimula ako, syempre hinahanap ko yung may physical beauty na kagad. Kasi, let's face the reality na plus factor yon, yung talagang may gwapo na, may ganda na, may katawan na. Pero ngayon, ang hinahanap ko, yung parang question mo kanina eh, yung kung sino may gusto. Actually, natatandaan ko rin yung sinabi ni Tito Rogel Flores sa akin na, June, pag may lalapit sa iyo ng mga kabataan, huwag mong hindian, tulungan mo. So, mas interesting nga yung mga ganun kasi kita mo na interesado sila eh. Kita mo na, may goal na gusto talaga nilang matuto, hindi dahil lamang dahil gusto nila, pero yung may pinapangarap talaga sila in terms of pageantry. So, kung may tao man akong hinahanap talaga direct, that is someone na yung may sincere interest sa passion of pageantry. Yun, bukod sa mga tinitrain mo sa mga pageants, nagtitrain ka din ng models, di ba? Yes, direct. Sino-sino mga ito? May mga modelo lang, hindi pageant na mga sumali sa pageant. Yung mga nagmo-model lang, sino yung mga natulungan mo dyan? Actually, direct. Kaya lagi ko nag-PPM sa iyo. Charot. Hindi. Sa at the moment, wala talaga akong ano, na-establish. Actually, may na-train ako. Actually, I have my workshop nowadays na every Saturday and Sunday dito sa Laguna, sa San Pablo City. Pero I just groom them para just in case may pageantry o kaya may modeling competition in the future, ready na sila. Pero at the moment, wala pa so far ako na train na nakilala in terms of modeling. Sa pageantry, more on sa pageantry. Pero hindi, meron din yan, I'm sure, June, sa tiyaga mo at saka yung meron kang aye. Alam niyo po, itong si June, sa Laguna, naaasahan ko po ito. Kapag hiningan ko siya na, oh June, papunta ka naman sa GOSI, punta ka naman para dun sa catwalk, pumunta ka. Nagpapadala po ito si June. At may nakakapasa, di ba June? May mga nakakapasa. Actually, yun. Ayun pala, nakalimutan ko. In terms of Catwalk Philippines, ilan na rin yung napadala ko sa inyo. We have Catherine Legaspi of Pila Laguna, Trisha Martinez, yung ating Bilibili Pilipinas na ngayon. Body shots. Body shots. Body shots ka pala noon. Yun. Yun. Kaso hindi na sila nag-succeed sa modeling career. Hindi naman. Naka-ano naman. Si Trisha nga. Nakapag-beauty. Pero nag-pageant kasi si Trisha. Oo. Alam niyo po, isang tawagan ko lang po dito kay June. Matagal ko na pong kilala ito. Nung sinasabi niya, nagsisimula siya. Kinakilala ko na yan si June. Mabait na tao. Tsaka maaasahan. Kaya, I really made it a point na itong si June ay ma-interview ko din kasi very prolific po ito. Katulad ng sinabi ko kanina sa introduction ko sa kanya, very prolific discoverer po ito and trainer dyan sa Laguna. So sana tagalan mo pa June ha, marami ka pang pwedeng matulungan dyan. Merong mga loyal na alaga, meron ding hindi. Di ba? May mga ganun eh. Paano Totoo mo, yan, paano mo hinahandle ang mga problematic na talents? Ano direct, nung nagsisimula ako, medyo affected ako yung pag umalis sa akin. Parang nagkaka-conflict talaga, may struggle, may, alam mo, may discussion, may away, ganun. Pero, nung dumadaan ang panahon, parang lagi sinasabi ng mga kaibigan ko, parang showbiz lang din yan. People come and go. At naniniwala po ako dun direct. It's like, ayaw mo sa akin, sige. Ayaw ko din sa'yo. Ganon din ako eh. Ganon din ako, June. Ganun ako. Ayaw mo sa akin, eh okay lang naman. Ayaw ko din sa'yo. Diba ganon kasi lang naman. Kasi dumarating talaga yung point na kung sino yung mas may interest, edi I'll stick with that person na lang. Ganun tama. Lang po. You have a good mindset na ganon, no? Kasi totoo direct na may umaalis, pero ang daming dumarating na mas okay naman pala. June, bukod sa pinansyal na bagay, kasi kahit pa paano yung mga yan nagbibigay, di ba? Kayong yes, pananalo, at saka yung minsan may mga contest na bibigay ng talent scout fee, di ba? May mga ganon. Bukod doon, ano pa ang rewards na
na nakukuha mo sa pagtulong sa kanila? Yung pang sarili mo, ano yung rewards na sa tingin mo nakukuha mo sa pagtulong mo sa kanila? Actually, direct last Sunday, November 26, sa Manila Hotel, may competition kami pageant, which is the Princess of the Philippines, Princess of the Universe Philippines. It's a national pageant for young teenagers, ages 5 to 19 years old. Tapos, I have 4 entries, and one of them, luckily one, finished a second runner. Then she posted yesterday, siguro lagi direct, ayun yung pinaka-reward sa akin, yung ma-acknowledge ka rin in return. Na thank you Kuya Jun for ano for Diba? molding me to become Simpleng pasasalamat lang, diba? Yes. Diba? Totoo yun direct. Yun lang. Even kasi hindi naman lahat yung sasabi natin for financial ano reward. Wala naman talaga kasi yung pera mauubos siya. Minsan nga kahit may financial reward, eh yun na abono mo. Alam mo yun, lupi ka pa eh. Pero yung acknowledge ka, napasalamatan ka, tsaka, na alam mong... Tsaka sana, Jun, hindi kalimutan, di ba? Hanggang Yes. paglaon, di ba? Hindi makalimutan. Kasi hindi biro din yung ginagawa mo. You know, you go out of your way. Minsan, nagte-training ka sa bahay mo na lang, di ba? Para Yes, lang direct. makatipid. Sana yung iba dyan, maintindihan nila yung... Kasi minsan, nakaka-offend. Makakarinig ka na pinatatwa ng alaga. Ayaw, mapangit ang pangit. So, di ba simpleng salamat lang, di ba? So, even sa social media, ang ganda-ganda na Totoo sa yan, pakiramdam. direct. Dam. Proven. Di ba? Proven. Minsan may mga parents din na alam mo yun, yung nagpa-pageant, yung duration ng pageant, hindi mo nagsasalita. Nung nanalo na, tsaka alam mo yun, eh, ba't di mo sinabi before, ha, na yung pala ang gusto mo. Tapos nung nanalo yung bata, okay, natalo yung bata, kung ano-ano, ang daming say, di ba? Pero, going back to your question, direct, yung aside from the reward, yung financial rewards, yung simple thank you in social media. Kahit wag lang i-post eh, yung personal, PM ka lang na, kuya, thank you ha, thank you for everything. Parang, Correct. Ah, buti pa tong batang to. Kaya lagi sasabi, sana tularan ka rin nila. Diba? Kaya kung may nawala, kung sabi natin for the word, nagwalang hiya, eh, mas madami naman naging okay, marami naging stay sa akin. Example, Jan Adahar, Mr. Laguna of 2014, nag-supranational. Eh, may asawa na kami. Anak na nga, nasa akin pa rin eh. Di ba? Mabait Meron na naman ako si rin. Jan. Mabait si Jan Yes, din. yes, Oh, yes. mabait na tao. Meron ako Rivera brother, si Kiel, tsaka si Ay, oo. Tim Rivera. Yes, O, yes. di, hanggang ngayon, mga may asawa na, nasa akin pa din, Mababait di din ba? yung magkapatid na yan. Oo, tama. Mabuti na lang. Mukhang nauna akong alaga, Mr. San Pablo ko, si Jeff Alinias, hanggang ngayon, nasa akin pa rin, di That's ba? good. That's Kaya, good. actually, ang mga naglolo ko pa, ang medyo hindi pa kami naging okay, yung mas medyo mga bago pa lang sa akin. Pero yung nag-stay sa akin since I started this career, eh nasa akin pa rin. Kaya bahala kayo kung ayaw nyo sa akin, ganun na lang. Kaya inisip ko na lang, parang showbiz lang to. Okay, aalis ka? For sure may darating. Oh, Ganun eto na lang. ngayon, June. Paano pag may lumapit na bata? Isang bata, sabi natin mga 10 years old to 12 years old, na nakikita yung ginagawa mo. So, gusto niyang tumulad sa iyo. Anong advice ang maibibigay mo sa kanya? Actually, direct na experience ko rin yan. Minsan, may nag-a-approach na, alam mo yung physically, parang wala naman talaga silang spot in terms of pageantry or marketing. Pero lagi talagang tumatatak sa isip yung sinasabi ni Tito Roger, eh, na June, pag may lumapit sa iyo, tulungan mo. So, what I am doing is, edi, entertain ko, i-acknowledge kung ano ba to, gusto lang niya kasi ginagawa ng iba o gusto rin niya kasi gusto niya maging ganon. So, ina-assess ko lang din muna. Pero, at the end of the day, syempre, pag nakita mo yung interest ng isang bata, eh, syempre, kailangan i-respond ko, So, i-embrace ko yun. kung may batang lumapit sa iyo na gustong gawin yung ginagawa mo, ganun din ang advice mo na Oh, direct. pag may humingi ng tulong, tulungan. Okay, direct. Kasi, ano eh, ayun nga, yung sabi lagi ni Tito Roger noon, kasi time will come, babalik din yan, babalik din sa iyo mga yan at pasasalamatan ka niya mga yan. So, in fairness, nangyayari naman yun. Tama, very good. Anyway, June, meron ka bang special na mensahe sa mga naging alaga mo na loyal sa iyo through the years? Huwag mo na i-specify kung sino, in general, ano ang mensahe mo sa kanila?
Ano direk? Mostly alam naman nila yon. Naglagi akong thankful sa kanila. Kasi for the past 10, 11 years, kasama ko sila. At every year, kahit isang araw lang yun, nagkakasama-sama kami. Kasi meron kami parang get-together Christmas party every Christmas season. So, alam nila yon na thankful ako sa kanila kasi despite of hindi na sila nagpa-pageant, meron silang mga personal na buhay, may family, ang mga personal careers nila, yung hindi pa rin sila nakakalimot na, Kuya, kumusta? Kuya, Merry Christmas. Yung mga nakakabati, nakakalala. So, isa lang malagi siya sabi, salamat kasi andyan pa rin sila sa tabi ko. Hindi June, nakakalimot, kumbaga. Ano naman ang mensahe mo sa mga magulang nila? Itong mga loyal sa iyo, ha? Yung mga loyal sa iyo. Yung mga magulang ng mga Actually, loyal sa iyo. Ano pa direct? Para din sa kaalaman nyo, as may GC kami sa mga alaga ko, at the same time, may GC ako sa mga parents sa mga alaga ko. Actually, they are also invited during our Christmas party every year. Thankful din ako sa kanila. Alam nila yon. Kahit yung mga, kasi may mga alaga ko started sa akin around 5 years old. Pero ngayon, almost grade 6 na, grade 7 na sa akin pa rin sila. Oh, at alam nila, thankful ako kasi okay yung aming relationship na even wala ng pageant, even walang laban, pero andun pa rin yung communication namin. Yun. Hindi na puputol ang communication namin. Sa mga active na alaga ko, sa mga loyal na alaga ko, at saka sa mga parents na nandiyan parati para sa akin. At saka the good thing, Derek, is may laban yung isang bata, support ang mga parents. May laban yung isang bata, support yung ibang at saka parents. Dapat open ka rin sa parents, di ba? Para maganda ang Oo naman, relationship, di ba? Para maganda. Anyway, June, naka 10-12 years ka na sa industriyang yan, no? And you are really prolific in Laguna. Kilala ka dyan. Paano mo nakikita yung sarili mo 10 years from now? Ano, ganun pa rin ba ang gagawin mo? Nandun pa rin kaya, sa tingin mo, nandun pa rin kaya yung zest mo para tumulong sa mga kabataan? Siguro, direct, 10 years from now, I'm doing the same thing. Actually, kanina may kausap nga lang ko yung isang naging sponsor sa akin. Sana makapag-produce pa tayo ng mga bata na pwedeng matulungan. Yung mga interesado pero walang pambigay, nahihiya lang, pero yung interest is nandun. Because hindi, wala namang problema. Hanggat kaya ko naman, I will be continuously doing the same thing. Mag-groom, mag-mode ng mga kabataan para sa modeling and pageant preparation. June, God bless you more. Alam niyo po, salamat. Sabi nga ni June kanina, 10-12 years ago, nakikita ko na po yan sa ano po yan, very sunshiny ang personality, hindi yan nahihiya, at hindi rin po yan, hindi rin po yan nag-aatubili. Talagang, direct, ganun, lagi siyang ganun palabat eh. Kaya nga, I made it a point also to be, for him to be part of these interviews that I have in YouTube, kasi, gusto ko rin makita ng mga tao at lalo ka nilang ma-appreciate sa mga ginagawa mo. Kasi minsan, di ba, June, misinterpreted eh. Di ba? Minsan, yung mga iba, walang loyalty. Sana lang yung mga bata dyan na nanonood, yung mga, lalo na yung mga taga Laguna, ako po na mismo nag-a-assure sa inyo na ito pong si June ay talaga isang maaasahang tao dyan. Discoverer, mentor, trainer. Ipagkatiwala niyo po sa kanila, sa kanya ang pagte-train sa mga anak ninyo o yung mga bata diyan, Kuya June, 'di ba? Tawag sa iyo Kuya June. Talagang isa po ito sa mga prolific diyan sa Laguna na talagang laging pinupuntahan para magpa-train. June, maraming salamat. I know you're busy salamat also. Din, busy ka, marami ka rin ginagawa, marami kang tinitrain. Mabuti nagpa-unlock po siya sa aking interview. Kahapon ko lang po siya nasabihan, pero akala niya nga kahapon, nandun po ako sa isang show kagabi. Sabi ko bukas na lang. Ayan, buti naman nakausap natin si June. Anyway, everyone, that's June Katigbak of Laguna. Maraming salamat, June. Salamat din, Diresh. Babay na sa ating mga telepon. Bye. Salamat, Diresh Kata. Okay. Bye.